So you're born and raised sa Aparipo. Camiguin Island, that's Camiguin my elementary Island. Years and then my father decided us siblings to study Lyceum of Apari kasi siguro for further ano din for study na kasi wala doon sa amin ang high school during that time. Pero ngayon meron na kaming national high school doon. So, mahirap po kasi yung buhay doon gawa ng lalakarin mo yung malayong paaralan. Ilang kilometros. Pero pag umuulan hindi ka pwedeng umuwi kasi mountainous po siya. Wow. Madulas, mabato. Kung gusto mo namang lumakad sa patag, yan ay seashore. At kung malakas ang alon, hindi kayo makadaan sa seashore. Kaya my father decided us to have our further studies in Lyceum of Apat. At my brothers and sisters took their college sa Manila. Ako lamang ko yung naiwan sa province. Ilan po yung ilang kayong magkakapatid at ika ilang kaya? Apat. Pero tatlo na lang kami ngayon kasi that last February the eldest passed away last February po. I'm so sorry to hear that. Heart failure. Inborn po kasi yun. Oh, okay. Okay. Kayo po ba ang bunso? Third po. Third. Okay, third. Okay. Nung pong college, ano pong napili niyong kurso? Bachelor of Arts. Major in Philosophy. Okay. All right. Okay. Ang klase ko po talaga dyan ay mga brothers. Kaya I'm not, anong tawag nito? Tawag nito yung parang nanibago sa pakikitungo ng mga pare, mga brothers, and the religious sisters kasi sa mga kaklase ko nung college ako ay sila na. Kaya hindi ako masyadong nahirapan sa adjustments ko sa religious life. Parang it's really a preparation for me to be here as religious sister po. At alam niyo naman po siguro na pag malayo ka sa pamilya, para bang naglulong ka ng presence nila. Pero dahil siguro nag-aral ako sa malayo without supervision of my parents, parang it's a connection of my vocation. Yung pag-aaral kong napalayo sa magulang ng maaga, parang it's a continuation of the preparation of my vocation ngayon. Kasi hanggang ngayon, malayo pa din naman ako sa aking family. So nasanay na kong bagas from my younger years hanggang ngayon. Parang nasanay na po akong napalayo sa kanila. Kasi kung hindi ka nasanay doon, ito po yung mga challenges. Hadla. Yes. Oo, struggles mo talaga ito na to pursue your vocation to religious life kasi if you are attached to your family, napakahirap ang adjustment. Very true. Very, very true po yan. Yeah.